Kunin mo na yung plate natin. Para hindi siya gagalaw, no? Ayan, hindi nagagalaw yan. Tapos lock po natin. Ang paglock po niyan, pag dumiin na, lock na yun. Okay na po yun. Ngayon, ang ano po natin ito, di ba? Nakaganto na po siya, no? Nakalock na. So, huwag po tayo mag-alala kasi ang ikot po nito ay pahigpit. Hindi po yan paluwag, no? Pag ganun po ang ikot niyan. So, ibig sabihin, humihigpit po siya. No? So, pwede mong gamitin ng ganito o ganyan kung sanay po kayo. Kasi, para luminis lang yung pinaka-face ng maple natin. Tapos, steam brush. Pero sa ngayon, hindi pa naman tayo mag-level yan, no? Dahil mag-welding kayo ng maple bead, dalawa po yun, no? Isang stringer, yung hahayaan lang natin malusaw, at isa naman pong welding, no? Okay. So, paano po yun? Kasi hindi pala po yun. Kasampo lang po. Medyo mahal din dyan. Medyo ano medyo may pricey yan. Medyo pricey. Yan, kung may ganyan kayo pwede rin, mas maganda. So, ganito po muna gagawin natin, no? Hindi pala ako nakapagdala sa chops ko. Masa, no? Hindi lang muna. Okay. So, sa stringer bead, isang linya lang. Stringer. Ang gagawin nyo, cutting disc. Igagrind nyo yan ng cutting disc. No, ang purpose pagka no, para hindi kayo mahirapan, no? No, ilapit din niyo dito ng bagya kasi pitin. Pwede yan ipitin dito sa mesa, no? Tapos ang dapat, ganito po, no? Ang baga, hindi pwede patansi papunta ron. Kailangan papunta sa atin, papunta sa inyo, no? Pag ganun yan, eh. Oh, hindi papunta ron, ha? Laging pag ganun. So, ang purpose ng guard para hindi kayo gaano ma? Talsikan, at saka pangalawa, kung mabasag, hindi rin papatansi sa inyo. Oh, hindi rin yan masyadong tatalsik. Kung hindi na malakas ang pwersa niya, kung mabasan man, tumama sa kasama mo, hindi malakas ang pwersa, hindi tayo makakasugan. Kasi dito pa lang, itong kontrahin niya na yan. Okay, so yun ang pinaka-purpose din yung guard. Huwag na huwag natin tatanggalin yung guard, no? Bawal po yun. So pag maglalagay tayo ng linya, pwede po tayong gumamit ng plangketa para kung kumalag, hindi tatalsik ng pag ganun, hindi masakit. So pwede pong ito, dito, pag ganyan, tapos ganyan. No? Okay. Pwede natin linyahan yan. So, ang gagalaw, katawan. Pwede rin namang kamay kung sanay na kayo, no? Katawan talaga ang ginagalaw dyan, umatas ka lang ng konti. Kaso pa mo, naka-face kong ganun para hindi ka gagalaw. No? Gaganon ka lang, oh. Sa ang motion ito, ano, pagano, no? Pagano. Okay. Basta yung magiging ano nung kalsas niya, dapat lagi siyang naka-ano, Okay, so yung chalk stone, sir, ito yung ginagamit sa ating pag-marking, no, tsaka pang sabihin na natin, kumbaga sa papel, lapis, ito po para sa bakat, no? So, nabubura din po yan. Kaya nga sabi ko, nag-grinder na natin para din mawala yung grade natin. So, ang purpose po niyan is guide. So, ito, sige muna, i-grinder muna o yung lasis muna. Yung kanina sabi ko, ito muna yung kilid na driver ito natin muna to. Ang gamit yung diamond disc po, no? Tapos, pagkatapos linisin,
may tinaputong buffing or yung black disc, patanggal yung kalawang, no? Para matanggal yung mga impurities, para hindi kayo magkaroon ng duplicate. Tapos, pipicturean natin yan, no? Ito po yung, ito po yung ating main terminal. Kapunta rin sa ating terminal. Next, ito naman yung ating main terminal ulit. Siyempre, email yun. No, alam na natin yan. I-inject natin sa kanya. Sa kanyang terminal. Sa positive sign. Tapos yun, i-ano ko rin sa inyo mamaya yung tuturo ko din. Bago kayo mag-start. Ito ang problema rito, masyadong mabigat. Kapal ng ano niya, sir, no? Heavy jut. Maganda klase kasi, kawa sa akin. Ah, ito eh. Ano natin, sir? Provide na. Ah, provide itong ano, sir? Okay, hindi talaga yun. Tapos pinasadya ako talaga na. Kahit mag-pull wheel ka lang, pull wheel niyan, di basta-basta matutunan mo eh. Easy, ano? Sir, pinatanong mo niya, sir, yung anong klase daw ng welding? Easy, sir. Yung ganito, naka ano yan, sa specification niya, ano yung specification? Yung kasi AC yun, alternating current yung gamit tayo. Ah, ito inverter to. Oo, inverter siya. Ito, ano bang ano ito? Kasi magkakaiba yan eh, pwedeng DC, pwedeng AC. Ah, ito, pagka ganito, DC po yung kalimitan nito. Oo. Kasi ito, kahit sabihin natin mababa yung amperahe niya, ay yung pinakaano ng kuryente, hindi niya kailangan ng pondo. So, hindi siya magpupondo. Pwede siyang magbuga kagad ng malakas kung gusto ninyo. Hindi katulad noon, pupondohan muna yun, no? So, alternate. Oh, malapit. Ah, hindi. Ganyan talaga siya. Ay, maliit yung ano siya. Oo, maliit talaga. So, tigilipit siya. Okay. So, ganyan po natin, no? Okay. Okay, dapat safe, no? So, meron kayong cover. Ayaw mo lang muna ako para mas ito. Wala ba ito eh? Pakita mo kapag na-spark na. Kapag na-spark. Set ko na sa amperahe. O sa ampere na. Sanay din ako. Ano ba yung sinabi ko kanina mga sir? No? Tapping. Tapping. Yung tapping, ganito lang, no? Ibig sabihin, ramdam ko na, mababa yan. Okay, tapping yun. So, pwede ko siyang taasan. Hindi ako yun, diba, sir, no? Dapat 90 to 120, 120, no? Hindi siya dito. So, tapping. Yan, tapping po yun, no? Yung ginagano ko lang. Scratching. Nakuha po. Okay. Kinakayod, parang ano lang, ayun, scratching. Tapping. Okay, so, mag-welding na po ako, no? So, ito naman, ang gagawin ko nito, ito yung stringer. Walang motion, no? So, tignan po natin maigi. Rebelo, kukuha ko ng pwesto kung maganda. Okay, so, tignan po natin, no? Pag sanay na, mabilis na lang to. Gagantinin lang natin. Check din natin yan. Yan. Okay. Ito din ganyan. So, inahayaan ko lang maluto na may kunting hatak, no? Walang ready. Ngayon, hindi ako kumali sa pwesto niya. Yung rata, ito tapo ba nila yung rata? Opo. Walang wedding niya, mga sir. Hindi ako nag-wedding. Hinahayaan ko lang sa malisaw. Yan po yung tinatawag natin yung stringer. Tapos yung distansya
Okay. Uy, ganito. Usok. Nakita po ba ninyo, approximately, ano sinabi ko? 2 inch? 4 inch. Okay. Dahil wala akong ano, isasara ko na lang ito, no? Pero kayo pwede nyo ako yan. So, pwede ko mangyarap dyan? Okay. So, kung mapapansin ninyo, no? Wala akong ginawa na motion o waving, no? So, stringer lang yun. Okay? So, dapat, laging nakababa o kaya kung may ano kayo, no? Yan. Tapos, pwede mo nyo mag-stitcher si Ethan. Yan. Tapos, ang purpose ng ano natin, kung may slice dahil mainit, pwede mo siya ititin. Para hindi gumalaw, no? Ibigirip lang natin. Ibigirip. Ayan siya. No? So, napaka-minimal. Ano ba yung ano natin? Sabi sa welding defect, dapat nasa 2 to 3, ano lang, no? Dapat mga 1 mm lang, no? Or 2 mm yung iyong dapat undercut, no? So, mapapansin ninyo, wala akong undercut. Straight lang, no? Ayan po yung stringer natin. Okay, so last. Ito naman yung may motion. Ako sanay ako sa side to side o yung tinatawag natin zigzag. Okay, so mag-motion na ako. Makikita po natin, no? O ito ang isa sa problema, no? Sa welding. Kahit wala kasi kon, para kong sisipunin. Sa usok, no? Ganyan talaga. Huwag kayong magtataka kung bakit. Sa init, sir. Oo, parang napapaganon kayo. Mararamdaman nyo talaga yan. Okay? May motion. Tapos pangalawa, ito yung pagkakalang ina-advise to, no? Ako kasi, dahil sabi ko, mabigat ang kable habang tumatagal, mga ngalay. No? Ginagawa ko niya, pinapatong ko yan dito. Discarte lang. Oh, discarte, di ba? Okay. Wala akong magsabi. Kailangan kasi ito, naka-elevated talaga to. Dahil habang ano, nangangalay, pero safe naman niya, sir. Papangit yung hinang nyo. Safe naman niya, sir. Safe naman niya, sir. Ginagapusan ng welding lagi. Iluhok na pagkakaralan sa akin. O kaya, gantong isa na ginagawa ko para safe. Kaya lang, kung kaya ng pwersa ng braso ninyo, no, yung alay. So, sa akin, matagal na ako hindi nakakapag-welding, no? Kaya, ginaganto ko na lang mas mano pa. Tsaka safe yan, bakit? May balot po kayo, mga nakakover, mga damit. Ikapatong nyo yun sa ano ninyo. No? So, safe po yan. Tsaka ito, parang sabi ko, parang ano po ito ng charger. May kuryente. Ay, naka... No? Wala? Wala. Kasi parang charger lang yan, no? Ampere lang yan. Ang bawal makawakan yung input. Input. Hindi ito, walang problema to. So, pero huwag nyo nang try din, no? Pero mapakita ko na sa inyo na safe po yan. Sir, kahit nang naka-clamp sa'yo yun? Oo, oh, kahit nakahawak ito, sir. Wala ka lang ako. Tapos nakahawak sa welding rod. Meron talaga yan. Kasi magiging conductor ko na. Oo nga. Okay, so yan, no? Sit po tayo. Waving. Requesto. Okay, naka 45 din po. Tap or scratching? Scratching yung ginawa ko, mga sir, no? Waving. So, yan ako yung may waving. Kung nakikita ninyo, nagsisag ako or nagsisag. Pero approximately to ano lang po, no? Sinasabi natin natin, mm o dalawang welding rod lang ang kanyang natumbas. Napapansin niyo ba yung ano, yung tunog? Ito po yung tinatawag natin basing sound o yung parang nagka-practice lang siya para tayo naging nagluluto. So, yan ang ibig sabihin niyan na nasa tamang pwesto o ringgay at ampere pwesto po tayo, no? So, dahil ganun ako, kaya kong laruin yung pwesto nung edin ko. Okay, so, nalalaro ko talaga siya. So, may technique din po yan, no? Ang technique niyan, pag nag-welding, pwede kang ito lang yung iikot sa iyo, no? Ayan, no? Pansinin po natin, no?
pwedeng ganun-ganun lang. Ito lang oh, mga sir oh. No? Hindi buong katawan. Is na is. Oh, ito lang pinaka-is natin, no? Okay. Isang pa, ano rin, kung maganda yung hinang ninyo o maganda yung pagkakaluto, kusang... Kusang tumutuklap. Yan, umaangat yung ating, ano tawag natin dito? Slap. Slap. Okay, so, pakikita ko ulit sa inyo, no, mga sir, no? Yan, pakikita ko ulit sa inyo. Ito yung tinatawag nating... So ito yung tinatawag nating bid. No? Ito yung pinaka-bid natin, o pinaka-butil. Ngayon, anong ano natin tawag dyan sa ganyan? Stringer. Tandaan po natin, no? Naka-stringer siya at the same time, yan po ay naka-convex or convexity, naka-ambok. No? Convex. Kung nakalupog, concave. Concave. Buwa. Tandaan po natin, no? Tapos, medyo, ngayon, pansinin ninyo. Pag sinukat natin yan, halos hindi nalalayo yan sa dalawang rad. Kuha po? So, yan po siya. Okay, so ngayon, sabi ko nga, baka malaglag, delikado, no? Makabasag tayo. Ito yung ginagamit namin pang ipit. Okay, so ito, huwag natin gagalawin, no? Kasi ano lang naman ito, ito yung sample natin. So, bawat isa, meron naman kanyang-kanyang ano. Mainit pa kasi. So, ito ay sa kapit sa nagpahiram. Okay? So, bago ko anuhan yan, bago tayo matapos, ang pwesto ng group 1. Okay. So, pwede na rin ito ang group 1. Dito po. Group 1. Hindi yan. Dito po, group 2. Ano tayo? Okay. So, yung isa, pwede na po dito yung group 3. So, tapos dito na yung group 4. Nasa cubicle, sir. Sa group. Apo. Eto na po kami ngayon. Nagte-training na po kami. Ngayon, nag-iinit ko na. Nag-iinit ko na. Okay, tara sa mga clockwise, pabawas. Okay. So, naka-clockwise siya. Counter-clockwise natin. Please, so, walang pabawas, no? So, yan, no? Mababa po siya. No? Yung cut, ibig sabihin, hindi siya nag-iipon ng supply o sabihin natin switch, no? Yan ang pinaka-switch niya, yung cut. Pag enter, ibig sabihin, ano? Yaw, naka-power na po, no? So, nag-energize na yan. So, pagka hindi tayo mag-welding, off lang po natin yan. Kapag welding, on natin. So, yan po. No? Yan lang naman yung kanyang basic parts. Ito kasi yung tinatawag natin pinaka-unit ng transformer type. AC welding machine. So, AC welding, arc welding. Dapat welding machine, no? Kaso ang tawag talaga rito, welder. Welder talaga ang tawag sa... Kahit anong machine, welder ang tawag niya kahit sa ibang bansa, di ba? Misa din, nagugulat tayo pag nagbabasa tayo ng manual. Welder. Isang welding machine, no? AC welder na alagay. Okay. Welding machine talaga. So, yan ang pinakaano natin, no? Ito yung tinatawag natin, ampere scale. No? Switch, cut, ibig sabihin, walang supply. Enter, may supply. Switch natin. No? Ito yung secondary. Ito yung tinatawag natin wheel adjuster. No? Para sa ampere settings. No? Yung pinaka-wheel niya. No?
holder para sa electrode. So, ang purpose talaga niyo is mag-hold ng electrode. Then, yung ating electron clam o para sa gown. Huh? May kinakabit sa plate o kaya dito kung ubra. So, nasa inyo na lang yung kung saan nyo gusto yan. Ano? Pero usually, sa plate talaga natin kinakabit para mas mabilis yung absorption ng kanyang ampere. No? Para yung pag-distribute niya ng ampere, mabilis. No? Kasi pag dito, minsan hindi ko makakabit yan dahil. Sir, question, sir. Ubra. Yes. Able ba kami, pwede ba kami mag-tap dyan sa plate, sa base natin na yan? Pwede naman dito, sir. Tapos gagrinderin na lang namin pagkatapos. Oh, pwede naman dito. Pwede po. So, yan po alin natin, oh. Tapos, ito pa nga pala, iwasan natin na yung holder ay ipatong sa machine. No? Ground. Yan, masisira o sasaba. Ah, mamaya, sumabog pa rin dyan yung machine. So, pagkatapos natin gamitin, ang ano nito, ganito natin, oh. Pwede natin ipatong yun dyan. Ito naman ay nai-indo-fission dyan. So, wala pa lang tayong lock para sa overhead, no? So, okay, mag-alala, mag-provide tayo. Pwede rin naman ito, patanggalin ko na lang sa family. So, yan, nagaganon yan. So, para hindi ganun sa gabal, pwede yung ito na lang. Okay. Ba, ang electrode, no? Next, yung pangatlong digit. Kasi apat po, yung pangatlong digit represent for position. Now, one is for all position. So, number one, huwag na natin patagalin pa. No? Number one is for all position kasi yan. No? Yung number four, yan po ay yung kanyang chemical compound, which is, ito po ay low hydrogen. No? So, low hydrogen ba? So, yung so, yung three na kalagay. Low hydrogen. O, yung chemical compound. So, ang ano niya, state na yung pangatlong po siya, no? Okay, so yun po ano natin. Alam na po natin, no? So, everyday, minsan, pagka nag-aano tayo, nalapit ako, sir, ano yung ano? 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 Wala pa rin sa atin. Tapos, sir, ano po tawag sa ganyan? Okay. Ay, sir, ano po yan? Buluhit. Ating list po yan, no? Yan po ay 4 inch. Yung kanyang tinatawag nating diameter. Yung thickness naman niya, siyempre, alam na natin, naglalaro lang yan sa 2 mm. O kaya 2.5. Papalo ng 3 mm. O, yun yung pinakaano. Yung pagkakakinalipad natin, no? O, hindi pa siguro ako sa baba. Pero, kaya alis na, no problem yun. O, wait lang po mga sir, no? Ito tayo dyan, no? Sa inyong mga bead, o yung mga ano ng fillet weld natin. Ayun, gauge natin yan dyan. Hindi nakikita nyo yung dito. So doon, hindi naman lahat ng mga doon sa TV. Ah, sa TV. Sa pinipresent natin sa YouTube, no? Yung ano niya, video presentation. Hindi naman talaga totally lahat yun, no? So meron akong digital. Pero hindi yan ang pinapagamit. Hindi ko papagamit yan, no? So usually, hindi ko pinapagamit ito. Para mas matutunan, sir. Tama, sir. Manual. Back to basic na, sir. Caliper tayo. Kailangan natin kung ano yung thickness. So, ito yung pang ano niya, ay sumobra na. Kanyang pang position ng pantalon. So, luwag lang ng konti. So, yan, para malaman natin yung kapal ng bakal. Pero pwede rin namang metro. Pero tuturo ko rin yan siguro bukas nung ngayon kasi may klase pa ako. Yung JDGP. So, yan po ang sukat mo. Sir, ang klase mo is Smorin? Smorin po. Ayan. Tapos ito naman yung ginagamit namin na pansukat ng lalim nung ano natin, no? Yung mga susunod mo lang yung malalaman. Mga bevel. Magkano kayang ganyan, sir? Hindi ko lang ano ngayon. Alam ko, nasa... Alimutan ko lang magkano presyo. Mga estimate lang, sir. Yes, not 5. Provide ka siguro ng mga 200. Ah. Mura na lang ngayon eh. Gawin China. Okay, meron pa tayo isa. Mga panukat natin, no? Sabi ko nga, malay nyo, balang araw, maging inspector kayo, no? So, ito, hindi naman ito tinuturo talaga sa, ano nang webbing. Kaya lang ito, inaano na lang din natin, no? So, ayan yung pang ano niya, pagka, ito po ay ginagamit kapag ka nakatigay para malaman mo yung ambok, yung bid mo, no? Pag ginanon mo siya, malalaman mo kung gano'ng kataas yung bid. So, titignan mo lang yan dyan. So, ayan, eh. Malalaman mo na, ay, ano po siya? Yung pinaka-ano ng bid mo, is 3mm, yung ambok. Dito po sa zero, tapos kung ilang weights mo sa siya tumapas, no? Yung sambok niya. So ito naman yung ginaano natin pagka yung kukunin mo yung pantay niya, no? So kung saan siya tumapas, yung sabihin niya yung pinakaano.
Magkano, ano ko rin kayo dito kung paano mo gumamit, no? Pero sa ngayon, yan muna pag-aralan natin. Kasi ang mahirap, ito madali lang. Ang mahirap kasi yung building, no? Sa mga first timer, no? So, yan ang ano natin. Pero sa mga veterans, alam na yan. Okay, so yun, pwede na tayo magsimula ulit. Salamat. So, ito lang, no? Dito lang natin. Ito yung pang... Oh, what's up, oh? Ang ulam ko, sapkap! Ah, kaya mo? Ah, sige, guide mo muna pa din. Tignan natin yung mga paguan kung ano. Ito yung unang yan. Ito yung unang yan. Ito may nera ng ano mo, di ba? Pwede ninyong biglain yung pagka ano no, pagka magsusukat kayo. Ang gagawin lang ninyo niyan. No? Kunin mo yung 10mm nito, no? So, ayan. So, ba't di mo pa sinusukat na pwede naman dito? So, 10mm, kunin mo yung 5mm, no? So, sukat tayo ng 5mm. Ito, ito yung standard natin, no? Pero pwede nyo magiging yan. No? So, nasa sa inyo yan. So, 5mm. Tapos, 5mm. Saka natin kunin yung gusto ano yan. Diyan mo kukuha na. Hirap dito. Yan yung i-grind.
Okay, so... Okay, so nalinyahan na natin, no? Pagdating dyan, no? Maglalagay din kayo dito ng yung rod natin. So, ganito, no? So, pwede natin yung sukatin. So, yan nga, 3.2, no? Pag sinukat natin, nasa 3.2 yan. Sa ano ng NM. So, ang gagawin nyo dito sa baba, dapat ganyan yung inyong magiging root base. Root base, pinaka. No? So, hindi naman ninyo masusuka talaga ng pantayan. Ang ano lang natin, is magkaroon lang siya ng root base na halos dapat ganito, no? Yung pinaka root base mo rito. Kumbaga, yan yung magiging ano natin. To. Sa root base mo. Tapos ayan, i-grinder mo hanggang yan lang sa guhit. No? Kasi pag masyadong malapat, ikaw mahihirapan mag-waving yan. Oo. Kasi isipin mo na lang, oh, yan o. Oh. Diba? So may gap ka pa, di. Kung papalaparin mo, mas lalo lalaki. Magiging minimum siya dapat ng 13 set. Yun. Okay, so nakuha na nila, naiintindihan po ba? Ganun ang pag-ano natin, no? Pag 10mm yan, so syempre, standard 10mm dapat din yung okay. Magiging ano mo, pag didikitin mo siya. Pwede mo naman iisukat na 10mm kagad yan. Simple. No? Pero kasi, ganyan yung ano natin, yung standard natin. Kuhatin mo sa dulo dulo. So, point niya, 2.5. Dulo dulo, tapos tutok natin yun, then binulitan ko, para, yan, makikita nyo, halos accurate siya, no? Yung guhit natin, hindi lumiko. 0.5 cm. So, yan ang pinaka-standard natin. So, pwede nyo na itong i-bevel. So, gagrinderin lang to, no? Ang pag-grind yan, pwede nang ikilagay sa gato. 0.5 cm. Ito, pinaka-mas mabilis ninyong mag-grind. Kasi yung nag-grind tayo nito, mas matagal to, eh. Ito, mas madali lang to. Kasi mild steel lang po ito. Kaya kayang-kayang ganun. Mabilis lang yung mag-grind yan. Then, ipi-perform na natin yung tacking. So, pit-up weld material. So, yun na yun. Dito na natin i-apply yung pit-up weld material. Magpipit up na tayo gamit yung spacer natin na 3.5. Ah, 3.5 yung 3.2. Yan. Hindi, babali talaga tayo ng electrode para nakahanap siya. So ako, ginagawa ko sa ganun, sa kanila, nilalagay ng stiffener. Tayo hindi na stiffener. Balik na rin niya lang natin pag nabebel na. Tsaka may lagay sa gitna, ispatam yung dulo-dulo. Hindi naman siya mag-bepenser. Hindi, mas maganda siyang bumend ng ganun. Okay, sir. Okay. Bakit? Pagka maganda siyang bumindang nakaganyan. Dahil pag hininang nyo, hihiyo pabalik yan. Okay? So, yun ang purpose nun. Kaya kahit i-ganto nyo siya ng konti, eh, nakabend na yan, hindi mo na kailangan yun. No? Basta ipantay mo na lang ng ganun, babalik na siya eh. Okay? So, yun po. Okay, naitindihan. Oh, pwede na po tayong wala. Sure. Okay. So, yung mga napuko na, yun ang standard ng paglagay ng bebel. Pero pwede nyo magigit. Kumuha na kayo dalawang rod. Dito. No? So, standard kasi yun. Kapag pit up. Saka pag cut ng ring. Ano pre, nakuha mo? Ang alin? Pakibalik mo na lang. Boss, nag-group ka? Mamaya na ako pagkatapos mo. Pinapakinis mo, Pres? Hindi, okay na ito. Sabi mo, sir. Hilingan ko na raw. Hiling niya. Puputuloy mo na. Hindi ako na. Mayan na ako. Ginagamit pa yung grinder ko eh. Anong ginagawa mo? Nililinis mo?
sana. Dito tayo titingin sa veteran. Hindi pa kaya, makapal pa. Yan ang maganda. Okay. Ay, nagkakasundo kayo ah. Malapit na sa katotohanan yun ah. Diameter nung kanyang bevel, no? Yung kay ay sorry, groove po, yung groove. Okay, yung groove niya is yung nakaganto, no? So, halos naka 30 na 'yan. Ang kada isa, yun ay 30, then 30, so 60. So, naka 60 na siya yung kanyang groove. Okay? So, pag tinignan mo naman sa ganito, 'yan pantay na pantay po yung ano niya, no? Maganda yung pulso. Maganda po nito, no? Maganda! Yan. So, yan. Nakita po natin, no? Ang gagawin po natin ito mamaya, ipipit up. So, babali ako ito mamaya ng electrode na 3.18 or kung tawagin natin ay 3.2. So, yun ang gagawin natin dito, no? Iipit lang yan dyan, then iipit sa kabila. No? Bago i-ispatan natin, dito kasi yun, eh. Ganyan lang po yun, mga sir, no? Tapos dito nakatutok yung isa rin. Pa ganun yan, eh. Meron ako ito, tatanggalin natin. I-ispatan natin yung dulo. Dulo-dulo lang. Hindi na tayo gagamit ng brace or stiffener. No? Kasi pampatagal lang yun, eh. So, magkakaroon siya ng gap na yun sa
gitna. So yan ang gagamitan nyo naman ngayon ng 60-11. Magsi-60-11 ka kayo. Sir. Yung mas madikit naman. Ito? Okay. So paano yun, sir? Paano yun, sir? Pwede nyo silang practice naman. Dito muna kayo mag-practice ng waving. Kung flat, no? Tapos syempre, gag-grind rin yun. No? So pag nakuha na ninyo, pwede na kayo sa gitna. So, yun. Pero magti-demo rin ako para alam din niyo kung anong magiging itsura, no? Nung magiging ano niya, likod niya, no? Sa pag-root pass, sir. Oo. Di-demo ko ng root pass niya. Sa cupping, di-demo rin ako, pero hindi ko bubuhin at isang buo. Kumbaga, isang electrode lang, yun na yun. Cupping natin, sir. 60-13. Oo, kayo pa rin. No? Yung gagamitin natin 17, hindi pa kasi nakakabili, pero paparequest na ako doon para may magamit tayo, no? Pero huwag kayong mag-alala kasi ang 60-11, at ang 70-18, halos parehas lang yun sila ng characteristics, no? Pero hindi sila magkaparehas ng chemical compound. Kumbaga, parehas madikit at mahirap gamitin. No? Ang pinagkaiba lang po ng 60-11 is pang ano po siya, routing. Pangit ang kanyang well appearance o poor appearance yun, no? Hindi mo mapapaganda kahit anong usay. Hindi maganda ang hinang ng 60-11. Yung 70-80 naman, maganda talaga yung kanyang wind properties, yung kanyang solidified bead. No? Yung pinakatawagin natin, kalasis kuwaya. So maganda talaga ang itsura, kaya yun ginagamit ng pang-cutting. Same din siya ng 60-13, no? Okay, so yun lang. Ang pinagkaiba rin yun, yun ay makunat. Kahit rin. No? Talagang magaganon-ganon kayo. Pag ano, sir, pahinga muna ako, sir. No? Kasi mas, kung napansin nyo, medyo mahirap mag-grind rin yung pinag-windingan, lalo na yung 70-80. No? Mas makunat kasi yan po ay ginagamit sa ano, bilis ng train, ginagamit sa barko, no? Sa mga high-rise building, yan ang ginagamit kasi napakalit. Kanina nga lang, may 60-13, nahihirap na eh. Oo, ang 60-13 ginagamit din yan. Lalo na sa mga piping, sa mga malimit din sa high-rise building, yan na rin ang ginagamit 60-13 eh. Pero yung 3, ano, hindi yung special, baka iniisip nyo, special, yung special, yung mas manipis dyan, hindi yun. Ganyan talaga, kaya mas malaki pa dyan. No, yung 532 na electrode. May mas mataba pa dyan 532. Di ba sir, no? Nasaan ba yun, sir? Yun. Mas mataba pa dyan ang ginagamit. Okay, so yun lang naman. So, prepare nyo muna ganito, no? So, sa pag-estimate ninyo, nasa ano na, ang pagsukat, ganyan lang. No? Pag sa tingin ninyo, medyo okay na. Sa paningin nyo, medyo lumito siya ng konti. Okay, yun na yun. No? So dapat, halos kasing laki dito, no? Pwedeng lumit dito, pero wag lalaki dito. So yan. Ganyan lang pagsukat yun. Kung daliri yun, ipitigyan. Pero dapat walang vlog para makita. Pwede siguro pa ganyan. Kaya ingat kung mainit, no? Wag na magagawin kasi magmamarka yan. So yan, no? Pa? So ganun lang siya. Okay. Pero tama yung kanyang angle ng group. Okay na to, sir. Konting ganun na lang pahiga. Huwag mo na, sir. Dagdagan dito, sir. Pahigain mo na lang. Pahigain mo na lang, sir. Wait lang po mga sir, no? Ah, pag-iisip ko yun na sir.